meron pong delikado sa atin even among Baptist circles na ikaw, akala mo save ka na because you received the knowledge of the truth. Nagpabaptize ka na. That therefore, may evidence sa tao na you received the knowledge of the truth. But, kung yung puso mo ay hindi naman talaga nabago, iyan ang mangyari. Sabi sa verse 26, we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth. So, may mga tao po na after being a Baptist, after being baptized, being a member of the church, they sin willfully. Yan ang dinidescribe ng Hebrews chapter 10. Ibig sabihin, willingly, willfully. Wala siyang pakialam. Parang walang heart change. Walang nararamdaman na guilt. Basta, lalo na yung mga gumagamit ng salitang osas, na total, once saved, always saved na, pwede ko nang gawin kahit ano. Dahil hindi nawawala ang kaligtasan ko. That is using the word of God in vain. No? Maling paniniwala ng osas yan. Once saved, always saved. Ginagamit mo yung akala mo ay saved ka na para gumawa ng tuloy-tuloy na kasalanan, na walang guilt, walang conviction. Ang tunay pong naligtas na, talagang saved forever. Pero, with the salvation which is eternal, is a heart of conviction. A heart that rejects sinfulness. A heart that does not willfully sin after receiving the knowledge of the truth. Yan po ang iiwasan natin na estado. Dahil yan ay the same as being a Christ rejector. You receive the Bible, yet you reject Christ. So may mga ganun palang mga klase ng tao. Sinning willfully after receiving the knowledge of the truth. At yan ang mas pinakadelikado sa lahat na estado. Kasi at least yung isa, hindi siya tumatanggap ng salita ng Diyos. So, identified mo siya. Ah, hindi nagbabible, ayaw ang Bible study, ayaw tumanggap ng tracts, ayaw na binabasahan siya, ayaw niyang matawag na Christian. Okay? So, kailangan pag-pray natin ito. Kailangan mag-work tayo para sa kanyang salvation. Pakitaan natin na meron talagang kaligtasan kay Kristo Jesus. Pero itong isang to, sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, he is a Christ rejector but hidden. No? Hindi halata. Siya ay he looks like saved. She looks like one of the saints in the outside. Pero in the inside, he rejecting Christ. Pumupunta pa rin sa mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Pero hindi halata. Yun po ang dinidescribe sa Hebrews chapter 10, verse 26. Eh, sino lang nakakaalam niyan? Ang Panginoon lang. Tayo hindi natin mahalata yan at hindi natin obligasyon na ispiyahan ang isa't isa. Na, oops, sinasabi ni Pastor na Christ rejector. After receiving, ikaw yun. No, na-discover ko. Kasi ito ginawa mo, ito tinawagan mo, ito binisita mo, ito kinlik mo, ito yung lahat. Ito mga sinabi mo, eh, walang nakakaalam niya, pero ako nalaman ko kasi talagang may camera akong tinago. Halimbawa, gano'n. O meron akong nilagay sa phone mo na, ano yun? Yung parang, oo, may GPS. Nakita ko, pumupunta ka sa ganito.
Oh, halatang halata kita. Kunyari lang pala, baptist ka. Hindi natin obligasyon yun. No? It's not our concern kung meron nagtatago na Christ rejector within our church. But God knows. Hindi porket di natin alam, hindi na alam ng Diyos. Okay? So, tingnan din natin yung sarili natin. That is the objective because yung nanonood sa Facebook or hindi nanonood sa Facebook dahil nire-reject niya, hindi namin alam sino hindi nanonood eh. Nagugulat ako kasi hindi ko akalain na nanonood ng live or nanonood. Kasi di ba minsan 20 lang, 80. So sabi ko, hindi ko alam sino ba yung 80 na yan. Sino ba yung 100 na yan? Yung pala, meron sa Amerika, meron sa Mindanao, meron sa ibang parte ng mundo. So, magugulat ka na lang. Pero, ang inaasahan ko, na at least manonood at magre-review, mga members. At nakakalungkot kung walang, yung poll natin, di ba? Oh, hindi lang mailagay, hindi lang masabi na 100% or 50% man lang na nire-review nila yung preaching. No? So that is sad na hindi ka interesado. Pero baptist ka. You reject the word of God. So that is not a good testimony to yourself. Sabi ng Romans 8, di ba? The Spirit beareth witness with our spirit that we are the children of God. Kaya, hindi natin kailangan ispihan eh. Kasi, self-evident, ika nga, merong Holy Spirit na magko-convict sa'yo, oy, ano, member ka ba ng church o ano ba? Gusto mo pa bang maging member o hindi na? Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't mo nire-reject ang mga sinasabi sa church? Bakit di ka nagpa-participate? Bakit parang iba yung takbo ng buhay mo doon sa mga patakaran ng Bible? Anong nangyayari sa'yo? May bubulong sa'yo niyan kung save ka. Pero kung hindi ka save, kahit baptist ka pa, sasabihin, okay ka lang. Sige lang, tama yan. No? Masama yan sila, mga hipokritya. Yung pastor na yan, hipokrityan. Okay lang yung ginagawa mo. Tuloy mo lang. Yan. Later on na lang, pagka ano, mag-repent ka na lang later on. Okay naman yan, church na yan eh. Maluwag naman dyan eh. Mabait naman yan eh. Patawarin ka rin yan. Yun ang mga bulong ng kaaway. No? Sinning willfully. Rejecting is rejecting Christ. So pagka daw ganyan, there remaineth no more sacrifice for sin, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversary. Anong tawag ng Bible doon sa mga tao na kahit sila ay have received the knowledge of the truth, yet they are sinning willfully? They are adversaries. Kaaway. Kaawayan. At yan ay hidden na kaaway. At Panginoon nang nakakaalam sa kanya. Like Judas, who from the very beginning, God knows already who shall betray him. Hindi naman nagkamali ang Panginoon na pinili siya as one of the 12. Eh. Alam niya from the beginning. So God knows sino ang Christ rejectors within our church. Sabi po rito sa 29, of how much sorer punishment suppose ye shall be thought worthy who hath trodden underfoot the Son of God and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing and hath done despite unto the Spirit of grace. For we know him that hath said, vengeance belongeth unto me, I will recompense. So pag magaling magtago yung member, we cannot discipline. But vengeance belongeth unto me, sabi ng Panginoon.